What's up mga ka-vloggers? What's up mga ka-vloggers? Nandito mito sa isang another episode. Bagong episode na kung saan food trip po to. Kung saan meron akong food na ipapakita sa inyo. At yung food na ito, bago ko po siya. Parang first time ko siya, first time ko siya matikman. First time ko siya matitikman sa tanang buhay ko. Kasi never pa ako nakapagtikim nito. Especially kapag luto ng Luzon. Di ko pa natikman to. Over 22 years of existence dito sa sa mundong ito. Di ko pa siya natitikman. Di ko alam din kung anong pangalan. Nakalimutan ko. Yung violet na kulay. Di ko alam kung puto ube, yung tatik, hindi ko talaga alam kung anong pangalan. Puto bumbong, parang ganun. Hindi ko alam kung anong pangalan, literal yung anong pangalan. Kasi, first time ko siyang matikman. So, eto po siya. By the way, don't forget to hit like and subscribe to this video and comment down below kung alam niyo po kung anong pangalan ng kakainin ko. Kasi hindi ko po alam kung anong pangalan ng kakainin ko kasi this will be my first time to encounter this kind of food. And stranger ako sa mga ganitong food and hindi ko talaga masyado. Parang puto bumbong ata eh. Yung niluluto siya sa may kawayan. Yun. Tapos, parang na-steam lang siya. Hindi ko alam. Pero siya yung rice siya. Yung dinuro siya na rice. Pero kinulayan siya eh. Yan po siya. Vlog 37 na po ako. Yes! Vlog 37. I'm so happy. Kasi magpapasko na rin po kasi sikat na sikat po din ito kasi magpapasko na. Tapos kapag simbang gabi, yan po siya. Kapag simbang gabi, maraming bumibili nito, maraming kumakain. Pag simbang gabi or kapag gabi. Karamihan maraming nagbebenta nito kapag gabi or kapag malapit ng Pasko. So ngayon malapit talaga ang Pasko. So masarap siya. Masarap na yung mga food na pang Pasko. Masarap na yung mga food na matatamis. Kasi mas sweet kasi most of the food pag holiday season is sweet food na. Especially na pag Pinoy made yung mga food. Mas sweet kasi yung mga food na Pinoy during Christmas season. So, this is one of the famous food. This one yan, ito po yung isa sa pinaka-sikat ng food ng Pilipinas. And stranger ako sa food nito. Yan. So, masarap siya kasi, hindi ko lang, masarap kasi, nasa tuna. Dapat meron akong pangalan, thumbnail. Yan. Puto bumbong. Meron siyang cheese. Ayan. Ano siya? Ito ay, yan. Yan, tingnan nyo. Baka hindi kita sa camera eh. Worth 45 pesos. Kasi apat na siya eh, apat. Masarap siya kapag mainit. Then, rice siya na. Masarap siya kapag mainit. Nilagyan siya na ng yung coconut. Coconut ba? Coconut. Coconut siya. Nilagyan siya ng coconut. Coconut to eh. So, titikman ko. I don't wanna waste my time here talking.
kasi kailangan ko na ito tikman. First time ko siya matitikman. Saka first time matulong. Fan ako pag kumaka. Hindi naman siya masyado nagsisimbong gabi pero fan ako sa mga food. Masarap yung mga food. Especially this one. So ayan, sorry kasi nawala na po kasi yung light. Nawala na po kasi yung lightning ko. Na, eto na yung pagkain. Di ko alam talaga ako. Di ko talaga alam kung anong pangalan ng pagkain na to. Pero I assume na alam nyo kasi malamang baka kinakain nyo din to. Yan po. So medyo hindi ka lang pinokos yung mukha ko kasi masyadong hindi pa nakita sa camera yung food. So ayan. Yan po. So yun, marami siyang cheese. So I'm gonna eat this. Actually, masarap siya. Kasi para siyang ano, para siyang kumakain ka lang ng ano, ng rice. Kasi para din ko lang, wala siyang, if, yung kakainin mo talaga yung violet, or itong, tawag nito, itong ano talaga, kung kakainin mo lang siya ng ano, ng walang cheese, or walang condense, may milk kasi ito. Nilagyan kasi nila ng, first, yung margarine, tapos yung condense, tapos yung yog, tapos yung cheese. Yan. Pag wala lang yung ano, wala yung walang cheese or walang condense, walang milk. Medyo yung flavor niya lang is yung lasa niya lang, yung taste niya is ano siya, parang kanin. Ganun. Pero kapag mayroong masarap. Pag mayroong ano, masarap yun siya. At saka, hindi matamis yung ano, hindi matamis yung mismong ano, yung ano, puto. Basta hindi ko alam talaga kung anong pangalan nito eh. Begging you guys. Alam nyo. Kalimutan ko siguro ng pangalan. Neutral lang ang pangalan. So. Nakaisa na ako. At saka na yung luto siya kasi sa ano. Sa Hawaiian. So, napaka natural. Parang natural ako. Oh. Natural lang paggagawa. Siya, hindi na siya, ano, hindi na siya ulan. Pero, is masarap pa rin. Masarap siya pang dessert. Pang dessert, masarap siya. Makadalawa na ako. Kasi gutom ako, wala pa ako. So, yung sa lightning, wala. Nakasarap sa kanya kasi meron siyang cheese, may condense siya. May nakasarap sa kanya. Ito na. Madali siyang makakabusog na ng tiyan. Madali yung nakakabusog. Pero di ko pala yun lang ako ng pangalan. Nakadala na ako din pala. So. Karo na. So na. Yun ang milk. Yeah. So yun na po guys.
yun na po yung food natin, food, epic food natin, hindi ko alam kasi, hindi ko alam ang pangalan, may bilibili ako pa, hindi ko alam ang pangalan, but, shared for experience naman kasi, at least, isa-search ko na lang, hahanapin ko na lang kung anong literal na pangalan niya, aalimin ko, or comment nyo kung anong pangalan, kasi paano ako gagawa na thumbnail, walang pangalan, Puto Bumbong or tapos sorry, excuse me. Ayun, so thank you for watching, hope you hit like and subscribe and comment down below kung anong pangalan ng kinain ko kasi mag-Christmas na, nagka-crave tayo ng mga pagkain sweets, and yeah, thank you for watching, bye.